Hi, welcome back to my channel. This is Miss R channel, and on this episode, we are going to do another reaction video. But first, I want to ask, lahat ba nakapag-react na? Lahat ba nakagawa na ng reaction videos? Okay, lahat? Hindi pa? Of course, definitely hindi pa, kasi hindi pa ako nakapag-react. Hindi pa nakapag-react ang maarteng mamamayan. Kaya yun ang gagawin natin today in this episode. So, let's share na. Of course, alam niyo na kung ano itong video na pag-reactan natin ngayon. And that's none other than the video of Kato Ning's interview with the First Lady Lisa Araneta Marcos. Okay, I know right now, marami ng mga counter interviews or mga counter videos na na-create na mga personalities na na-mention dito sa specific video na to. So, of course, I made it a point to watch them all first. Well, not really naman all, but excerpts from those different videos from different people. And I'll just inject some reactions coming from those different videos na rin. Hindi ko na sila mapapresent dito kasi hindi naman pa tayo ganun pa kagaling when it comes to the technical aspects of the doing reaction videos, okay? So right now, let's go na to the video or the interview of Kato Ning. This happened last, ayan, memory gap, if I'm not mistaken, Thursday morning or Friday morning, like morning ng mga 1-2 a.m. yung 1:32 a.m. nangyari. And yon, so let's watch it na. Inyong lahat, muli po si Kato Ning ay sumasa inyo. Ay nako, napakaswerte ko po sapagkat sa pagkakataon pong ito, pagkatapos ng 2 taong kong pangungulit, ay napaunlakan po ang ating pong paanyaya na makapanayam po natin siya. Hindi ko na po ipapakilala pa ng pagkahaba-haba sapagkat ang tinutukoy ko po ay ang ating pong unang ginang First Lady Attorney Lisa Araneta Marcos. Okay, at first, I didn't expect na she would come up with an interview like this with Kato Ning. Kasi, like, for the longest time, wala naman ako nakitang kahit anong interview with her ng mga mainstream media. You know? So, nagulat ako nung nakita ko yung parang schedule nitong interview na to. So, pinagpuyatan ko siya, ladies and gentlemen. I think maraming nagpuyat during this time nung nilaunch to ni Kato Ning. So, let's proceed. Ma'am, maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat din. Pasensya na, please. Alam po namin, sobrang busy po kayo, kaya... Eh, teka lang, may napansin ako. Bilang arting mamamayan tayo, pareho kami ng lip gloss ni Madam. Ayun, yun lang. May mga schedules na tayo dati na hindi po natutuloy. Gano'n po kayo ka-busy? Ano ang usual schedule po ng isang First Lady? Super busy. Siguro, in terms of meetings, mga 4 a day, tapos ribbon cutting, terno-terno, sosyal ng gabi. Yeah. Ano oras kayo nagigising po? Ako, 8 o'clock. And then? And pagising, then, pagising ko, ano yan, may routine ako, 1.5 hours. I walk. May nagsabi sa akin noon, if you walk in the ground, you'll be grounded. Sa grass, di ba? Yes, apo. So ginagawa ko yan. Tapos I make yoga, pilates, tapos I swim for 20 minutes. Napansin ko nga, parang diba? Inyong tan kayo, ano? Ha? Oo. Mga ano, 1.5 hours. After that, syempre pag lumalakad ka, anong gagawin mo today, anong plano mo, di ba you have to
you have to process everything. Yeah, kasi net, it's all noise, di ba? Yung mga balita dito, balita yeah, dyan. Kaya yoga, the best. Mm-hmm. At ang araw nyo natatapos ng anong oras? 7, 8 Apo. May oras pa naman kayo para sa isa pamilya on a daily basis? Oo, Bong and I, we try 8 o'clock, we'll have dinner. Tapos every Monday, parang kami, me, Bong, and the boys, magdi-dinner kami. Mm-hmm. Wait lang ha, wait lang. Medyo nababahing na naman ako, wait lang. Okay, continue. Pag Wednesday date night. Opo. Minsan nangyayari, minsan hindi, pero okay lang. Tapos Sunday family time. Tanong ko nga sa inyo yun, noong isang araw na balita na nagtatampo daw kayo kay Presidente dahil in-Indian niya kayo sa date? Ano lang yan, kasi malapit na anniversary namin, April 17. Opo. So tanong ng tanong, what do you want as a gift? Diba? Eh, sabi ko, ikaw nang bahala. Why will you ask me? Diba? Tama. So siguro sabi niya nagtampo, pero... Hindi naman po. Hindi po. Tanda na namin para magtampuhan, no? Parang itong grade school lang yan. Opo. On this part, yung start ng interview niya, I commend si Katunying because tinry niyang maging comfortable muna si Madam, si First Lady. Since it's one of the few interviews na ginawa niya or pinaunlakan niya. And also then, at least si Katunying on this part, hindi siya yung excited masyado. So I can feel and I can sense na talagang parang wino-warm up niya muna si First Lady. And also, just like si Direct Freddy, this part is a good, yung first part ng interview niya in general, was a good opportunity for people like me, like kami ni na, wait lang. Like kami ni na Direct Freddy, na hindi siya kilala, na makilala siya ngayon. Kasi very casual naman yung interview nila, ganyan. So, it's a good take that, nagka-warm up muna si Katunying kay First Lady. Wait lang ulit ha, medyo nababahing na naman ako. Wait lang. Ayun. Moving on. Wait. Ay, nako. Opo, yung pong yung dinner ninyo, nung isang araw nanood kayo ng concert ni James Taylor, bakit importante sa inyo? I think mas importante para kay Bong. Kasi talagang, kailangan mag-release siya ng stress, ng tension. Yung asawa ko, frustrated rock star. Yes, diba opo. Pag nasa rally, gumagano'n yan. Pag may concert, talagang I can see, masaya talaga siya. Kasi, parang natatanggal lahat ng ingay sa buong, di ba? Uh-huh. It was nice. Saka 76 years old na si James Taylor. Ah. Tama. Okay. Ang galing pa rin. Ang tawag. Okay. Dito, sa part na to, one thing that I don't get dun sa mga critics nila, no? Mga detractors nila is parang nakakalimutan nilang tao si PBBM and that yung position niya is very, very stressful na parang hindi siya pwedeng mag-unwind or mag-relax once in a while. Especially yun nga, parang frustrated rockstar pala si PBBM. That's one thing that I don't get from yung mga critics niya or yung mga nega sa kanya. I know nagkaroon ng malaking issue na ginamit nila yung presidential helicopter nung nanood siya ng concert, but um
Paano ko ba explain? It can be that kailangan niya makarating doon, and then after the concert, kailangan niya rin makabalik agad because the next day, meron siyang meeting or whatever. So, I think, masyado tayong critical. Masyado tayong critical sa mga, specifically sa presidente natin, pagdating sa mga ganong bagay. Because I think before, meron din tayong issue when yung kay, nung time ni Noy Noy, si Chris Aquino gumamit ng helicopter. Yan. Pero masyado tayong critical sa mga ganon. Yeah, I mean, yung ganun ba is tahas ang pang-aabuso na kaagad of his privileges. Ilang, but ako kasi I'm not too keen about it. But yung ibang tao nga, ganun. So, I mean, let's try to understand the person. Sobrang toxic and stressful nung posisyon niya, nung trabaho niya. I think we could, you know, bigyan natin siya ng free pass or whatever you call it para mag-unwind, yun nga, as mentioned ni First Lady being the wife, kailangan niya mag-release ng tension, ng stress. So, if that's his outlet, ba't naman natin mamasamain, di ba? Tawag po sa inyo, isang first lady na anonymously famous. Anonymous dahil very private kayo. Sabi niyo, pang ilang interview niyo pa lang ito? Third. In my life. In your life. Swerte ko naman. Third or fourth. Oh, never. Hindi po ba? Napakaswerte po namin na pagbigyan. Third interview, so hindi kayo masyadong kilala ng publiko. But of course, dahil... Ikaw ba nakilala mo ako before election? Hindi po. Kasi I think... Sinadya niyo yan? Opo. Hindi, kasi sa pamilya namin, hindi kami ganun eh. Yung mayabang, gustong may... Hindi kami ganun. Talaga low profile kami. Mm-hmm. Hindi ano. Eh ngayon, nung naging first lady ako, kailangan mo ng Facebook, aha. Mm-hmm. Kailangan mo ng Instagram, aha. Mm-hmm. Never ako in my life nagkaroon ng Instagram. So, ngayon lang nung naging first lady kayo? Kasi sabi nila, if I don't have Facebook or Instagram, ang dami mag-iimbento tungkol sa akin. Opo. Ako naman, tanga, naniwala. Marami pa rin nag-iimbento. Talaga naman, you can't win them all. Kung sa bagay po. Okay. Well, oo, you cannot please everybody. Kasi, hi, knowing tayo mga Pilipino, we're always pintasero at pintasera. We're always, ano yun, mapamuna. Puna ng puna. Kahit anong bagay, alam yun. Minsan yung iba makapuna lang, mamumuna. Ganon. But, I remember one encounter, na-meet ko na siya, si First Lady, before pa, so many years ago. And, sa sobrang low profile, hindi ko na malayan na nandun pala siya doon sa place. Because it's one store dito sa Tagaytay. If you guys know, yung Gourmets, dyan sa along Amadeo, Tagaytay. May store doon, and so, bumibili kami ng pasalubong, ganyan. And, nandun pala siya until yung kasama ko parang ginanon ako. Sabi, uy, asawa ni Bongbong Marcos. Sabi, ha? Okay. Tapos yun, parang hi, na gano'n lang ako. Wala naman ako napansin na may kasama silang sandamakmak na bodyguards noon. Or escorts or whatever you call it. Pero siya lang yung nakita ko doon. And some friends, may kasama siya. Pero definitely hindi mga bodyguards yung nakita ko. So, I think may katotohanan naman na even if
personality sila. Or personality siya. Low profile naman siya when she's outside. Yun lang yung masasabi ko, ha? Kasi nakita ko siya one time. Na-meet ko siya one time. Yan, nakasalubong ko pa dun sa may cashier. So, yun. Yun lang. Very simple person laman siya nung na-meet ko siya. Ang alam po namin lamang, kayo po ay walong magkakapatid. Tama po ba yan? Seven. Ah, seven. Yung isa namatay na. Opo. Okay. Counted pa rin siya. Pwede niyo po bang i-share sa amin ngayon? Total naman eh, magka-public na ito. Paano po kayo lumaki sa inyong pamilya? Paano ko lumaki? Stricto yung lola ko, yung lolo ko, yung parents ko, yung especially sa household, yung mga tita ko kung bumisita sa bahay ko or anybody's house, the first thing they do, pupunta sila sa kwarto ng katulog. Tapos gaganon yan. Tapos kung madumi, sasabihin nila in Spanish, no es dueña de la casa, meaning hindi ka babae ng babae. Sasabihin nila, kasi kung pangit yung bahay ng katulong, pangit din. So that's how we grew up. Tapos may contest kami, the best closet contest, the best shoe. Ganun kami lumaki. Di nag-asawa na ako, di ba? So bilang dadating yung mga tita ko, linisin yung bahay. Pero tingnan mo, if you go to my maid's room, it's clean. Panlima po kayo sa magkakapatid. Okay, dito medyo same kami ni Direk Freddy nung in-explain niya, yung sinabi niya na parang these people, the likes of First Lady Lisa and Bongbong Marcos, yung family background nila is hindi naman kagaya sa ating pangkaraniwang tao. They are considered alta sa syudad ng mga tao. Lumaki silang alta. Lumaki silang sadyang mayayaman. Ganyan. So definitely, yung upbringing nila, way of talking nila, the way they deal with other people is iba from the way most of us face or deal other people. So gets ko yung punto ni Direk Freddy when he said that na if ganun man yung mannerisms niya and all, she grew up that way. Ba't tayo nagagalit sa kanya over that? And I also saw a content creator just today na parang she even picked on her, First Lady Lisa, even calling yung mga kasambahay as katulong. Parang binibig deal pa na okay, fine, we don't use katulong anymore nowadays, or they are most commonly called kasambahay, ganyan. But again, yun yung kinalakihan nila. And some people, I know and I'm sure some of us, minsan hirap i-change yun. Yung mga kinaugalian natin or kinagawian natin, mahirap i-change yun. But the point here is, her kasambahays are treated well. Sa quarters pa lang eh. Like, she made it a point. If not, then papalinis niya, di ba? So, yun. And some people are just nitpicking her or nitpicking on her. So that's what I don't get from these content creators. Yung mga kapatid niya, mga lawyers din ba? Ano po mga linya naman nila? First sister, two of my sisters are in Guam. Tapos yung isa na sa Australia. They profession? Hindi, ako lang. Kasi the rule in our house, either mag-aral ka or magtrabaho ka. Huwag kang bum. Hindi pwede sa amin yung bummer. Talagang zero yan.
So ako, ayoko magtrabaho. So Ate Leo, nag-college ako. Mm-hmm. After that, ayoko yung trabaho, nag-law school ako. Sabi ng nanay ko, why will you go to law school? You just end up married. So pinandigan ko. She didn't give me tuition. Right? Uh-huh. So I work in Ministry of Trade. Para lang panindigan ko. O, di na-graduate ako. O, even my kids, lahat sila. You can't be a bum. You have to work or you have to study. Walang entitled. So hindi. So ayan ha. A little backgrounder sa kanya. Nakita niya mga paano siya bringing up ng parents niya and paano yung yung training that she got from her parents. Yun nga, hindi pwedeng hindi ka magtrabaho. So it's either you work or you study. And this is trivia for me, na she worked pala for her to finish her law school. So that's surprising for me. But then again, hindi natin pwede kasi i-generalize. But meron din kasi mga taga Alta na they really work for their dreams. They work for the career that they wanted. And meron talagang mga nasa Alta na although very privileged sila and wealthy, yung kids are parang pinapalaki nila in such a way na you have to live up to what you can earn. Parang ganon. Like, kung ano yung buhayin mo yung sarili mo based dun sa sinusweldo mo. Parang ganon. I know may mga ganong mga mayayaman. So, alisin na natin kasi yung mentality or yung connotation natin na pagmayaman, entitled, ganyan-ganyan. Minsan kasi meron sa kanilang mga nabubuyo lang eh. Kaya minsan, alam mo yun, since binubuyo nyo, pinakikitaan kayo ng kung anong kayamanan or pinakikitaan kayo ng kakayanan nila kasi binubuyo nyo sila. But if hindi naman, they're just like normal, down-to-earth people. So, yun, gawin niyo tayo. Hindi pala asa, ano? Hindi dependent ang kayo at ang mga anak ninyo. Hindi. Tatayo sa sariling paa, sabi po nila sa Tagalog, ano? Katulad si Sandro, nag-graduate, LSE, opo. Honors, ganda ng job niya. As in, tapos biglang lang, kala naman hindi na babalik kasi okay. They're on their own. Biglang bumalik. Tapos nag-apply sa Smart, sa Globe. Ma'am, how come they only paid 19,000 pesos entry level? Sabi ko, anak, eh ba't ka umuwi? So, diba? Pero now, ayan, he's in Congress, he's enjoying it. Nung nasa law school daw po kayo, eh, kayo daw ang pinakamaganda. Crush ng no bayan, comment. Sa madaling salita. Humble daw, no comment. Nakita ko yung picture nyo, napadala ko yata sa inyo eh. We're in college po. That was when my waist was 24. Now it's 34. Gano'ng kahirap maging crush ng bayan? Tama ka. Hindi po, kasi siyempre gusto namin malaman. Hindi naman, I don't think I was crush ng bayan. Siyempre, you're young, you're hanggang yan naman eh. Pero, baligtad. Nakakaloka, nakakatawa. Hindi naman crush yung bayan. madam. Ano, hindi naman crush yung bayan. Sabay-sabay ganun ang hair. Tawang-tawa ako nung part na yun. Or every time gumaganyan siya. Tawang-tawa ako. Anyways. Opo. Ang sabi po ng ang columnist na si Philip Ko Kunying. Eh, kayo nga daw ang pinagkakaguluhan ng mga kaklase nyo. Meron ba kayong sinagot doon? Saan? Sa mga kaklase ninyo?
You're in college, diba? Ang dami may crush, ganyan, ang dami naliligaw. Sabi ko, I'll never have a boyfriend until after college. Tamang-tama, fourth year college, nag-retreat kami sa Ateneo, nagka-boyfriend ako. Mali. Fourth year, ang ganda-ganda na. Pero yeah, Philip was from Ateneo also. Apo, apo. Ang daddy niyo po ay Olympian, ano? Mm-mm. Opo, pero kayo po ba, are you into sports din? No. My brothers are into basketball, ganyan-ganyan. No, I'm not sporty. Pero yung dad ko, alam mo, they call him Twinkle Toes, di ba? Mm-hmm. Gwapo-gwapo ng dad ko. Yan ang crush ng bayan. Mm-hmm. So when Bong was courting me, syempre, magkabilang ano kami. Apo. So may reunion. I was so nervous from all this reunion. So punta kami. One of his aunts said, alam mo, ikaw yung anak ni Manolet. I named my son after you. Naku, kilig ako. After that, check! And then my dad, when he won the Olympics, alam mo yung regalos, yung gift niya, isang typewriter. Mm-hmm. Na ano, up to now, nandyan. Ang galing, ha? Oh, galing, galing, galing. Pero hindi kayo magkapareho ng political beliefs, yung pamilya niyo, ano? Well, you're born into it, di ba? Apo. Kaya nung sinasabi nila, si Bong ganito, ganyan, ganyan. Imagine, who would have known I would marry a Marcos? Parang layo, di ba? Kaya nga eh. Pero, nakilala niyo po si Presidente sa New York na. Mm-hmm. Apo. Kaya ng nanay niya. Yes. Pero I'm sure, meron naman na kayong mga idea kung sino siya bago kayo nagkakilala. Oo. There's a funny story to that, but after when we became close, sabi namin, buti lang we didn't meet in Manila kasi we never would have gotten, di ba, ang daming tao. In New York kasi, nung nakilala kami, may boyfriend siya, may boyfriend. May girlfriend siya, may boyfriend din ako. So talagang kaibigan lang kami. Mm-hmm. And then one thing led to another. And then we're going grocery together. So talagang yung ordinary life. Walang keme-keme. That's why now, maski na nung sabihin nila, friends pa rin kami, di ba? Walang... Kumbaga nag-start as friends talaga. Friends. It's always naman about friendship, di ba? So gaano ka-importante yun sa isang mag-asawa that you started as good friends? That's the basis, di ba? Parang that's the... Kumbaga, that's your foundation. Mm-hmm. So we're still friends up to now. Meron din ba? I'm sure meron din po kayong mga disagreements. Ano po yung pangkaraniwang disagreements ninyo? Parang we'll disagree to disagree. And then we're friends. Kaya nung meron akong, may nagsabi sa akin, sinuntok daw niya ako. Mm. Sabi ko, ha? Or ako nagsuntok. Sinapak yung araw. Parang EYY movie yan, ha? Parang hello, get some more. Parang, iba if you're friends, ikaw ba sinuntok mo? Tawa. Na-miss out yung part na yun, ha? Nung sinabi niyang parang EYY movie. Yung mga kabataan kayang nanonood niyan ngayon or nakapanood ng interview na to ngayon alam ko ano yung Liwayway movie. Anyway. Oh my gosh. Ano yung misis mo? And ako kung ano po yun. Palagay ko wakas na lang pagsasama namin yun. Saka hindi po ako makaka sa ganda ba naman ng misis ko? Oh. Magagawa ko bang sa ganda ko ba? Sa palagay mo susutukin ko. Hindi po ba? Palagay ko umasasapak din ako. As a me to hit my husband. Oh my god, that would be the day. Actually, buti binanggit niyo yan. Ano? Ang daming ang ganyan mga lumanto, ano? Yeah, give me the best. Oh. Okay, puntahan natin yung isa na yun. First, yung... Dito sa part na to, parang sabi ko, uy, ready si Madam. So, she's aware of yung mga stuff na sinasabi about her. Ako, konti lang yung alam ko eh. Kasi konti lang din naman. Of course, nagre-rely lang din naman ako sa mga nakikita ko sa mga kabatas, ka-UB yan, kinakayo, yan, kinak-teacher mark. Doon lang din naman ako nagre-rely. So doon ko lang din nakikita yung mga comments ng ibang tao about them, about her in particular. So medyo nagulat lang ako na she's prepared to be asked about yung mga tawag sa kanya or yung mga sinasabi ng mga tao against her.
Yung under daw. Under daw. Bisaya, si Presidente Marcos. Opo. Alam mo yun, takong-tawa ko na. You know, they say you judge a person from what they did in their life. Di ba? Opo. Look at my father-in-law. Sa dami nilang sinabi tungkol sa kanya. Now, what he did, he really loved the country and people can see it, di ba? Hindi na uso yung pagpapatikos. If your premise is you judge somebody from what they did, from what they did, di ba? You can tell naman. So, nakilala ko si Bong. Nasa New York ako. Bigla na lang, from New York, I went to Ilocos. Medyo ano yan? Ang layo. We stayed there 9 years. Di ba? So, I went there because alam ko naman, may political ambitions. Tapos, nagkanak kami, tatlo. Tapos, sabi niya, our kids should go to boarding school in London. Yeah, sabi ko, honey, why? I don't want them to be entitled. They have to take the subway, they have to take the bus. Eh, ako naman, never ako nag-boarding school. Mm-hmm. Alam mo, asama, masakit yan. Yung parang at 11, at 10, papadala mo yung mga anak mo. Mm-hmm. So, bahala siya sa buhay nila? Parang hindi, ganun. parang, because that's the school he went yes, to. Okay. Kaya si Bo hindi spoiled. Bibigyan kayo ng allowance, tapos, they'll only kick you out if you steal, if you cheat, or you bully. Mm-hmm. Eh ako, I never went to boarding school. So parang, you know how painful that is for me? Mm-hmm. But that's what my husband wants. So sige, yan ba yung under? Mm-hmm. O, siya ang nasusunod. Facebook at opo. Instagram, so palagay mo under yan. You know what? Well, kasi I'm part of the generation na lumaki when this rift between the Marcoses and the Aquino was very, very hot. Yan. And growing up, yung awareness ko of who they are just based on kung ano yung mga nasa books, mga history books natin. So, hanggang doon lang. So, itong information or stories na sinishare ni First Lady, it really is coming to me as trivia talaga. Na, okay, they live normal lives. And sobrang dami ng mga sinasabi against them, yung for sure may other side. And right now, I'm just fascinated na naririnig ko yung other side of the story that I grew up with. So, yun. There's so many changes in my life that I did for him. And for me, mga batikos, siya 30 years ko nung 1,500 days na nagtago. Kayang-kaya ko yan. Opo. So, mas nasasaktan kayo doon kapag ka tinatawag na under ang si Presidente Marcos? Actually, nung umpisa, kasi nga private ako eh, nasaktan ako. Pero the lies became more and more stupid, right? It's like, oh my God, ano ba naman kayo? Maawa naman kayo sa sarili niyo. Imagine, you're gonna wake up in the morning, paano ko sisiraan si ganito, si ganito, si ganito. Mm-hmm. Di naman ganun ang Pinoy, di ba? Mm-hmm. She's not wrong, though. Di ba? Kayong mga co-content creators ko dyan, huwag na kayong mag-deny. She's not wrong. Ang dami talagang yung especially mga nasa troll farms na they live up for this. But then you have to understand kasi trabaho nila. But then may mga taong hindi naman yun ang trabaho pero talagang gustong magsalita ng hindi maganda. So, it really comes to a point na parang it's a waste of time to even react doon sa mga lies na sinasabi mo or mga inventong sinasabi mo. And I can understand her on that. So, continue. Layo pa pala. Umay tayo. Ayan. Mrs. President daw ako. Mm-hmm. Ano ba? Tanong mo sa isang cabinet secretary kung nag-attend ako ng isang cabinet meeting. I think the only... When Bong was inaugurated July, his birthday was September. Yes. Eh, wala naman kong alam that time, di ba? So sabi ko, can I just go in without Bong? Mm-hmm. I stayed for 1 minute. All I said was,
"Hi everyone, I just want to invite you to Bong's birthday. It's a surprise." Pero ako nahiya, tumulis na. That's it. That's the first and only time. Does that look like a Mrs. President to you? At lahat ng mga appointments ngayon ay ina-attribute po sa inyo. Kayo daw po ang nag-a-appoint. Lahat sila. Apo. If I'm in charge of that, lahat sila patay. Ako pa. I think there's a little bit of truth to that. Kasi if she really is what her critics are saying she is, then for sure yung mga taong nandun sa kung anong ahensya man is matagal nang fire out. Not, it's not literally patay kayo as in deads, but what I'm getting here is she's saying na lagot kayo, you won't have a chance, or lagot kayo definitely since hindi kayo pasado sa kanya, ligwa kayo or tanggal kayo sa trabaho. I can sense na from the way she speaks here, I can sense na may ganun nga siyang personality. So the people na still in position should feel lucky na wala naman talaga siyang ganung power over them. It's just PBBM. Like recently yung yes, yung governor ng Davao del Norte was suspended, and kayo po ang tinuturo doon. Do I even know that governor? I am the worst politician. You know, Bong calls me the ambassador of bad will. Why, honey? Kasi yung mayor, kunyari Mayor Juan, sasabihin Mayor Culas, kasi yung pangalan is wrong. I get it wrong. You know, politics, you have to like it, eh, di ba? You have to make bola, you have to know how to... Hindi ako ganun eh. Mm-mm. So, 1,500 days. So, nagbibilang kayo? Yung number of days na natitira na nandiyan po kasi? Kasi abogado ako eh. So, kunyari may kaso ko, bibilangin mo yan eh. Anong beginning, anong yung middle, anong yung end ng kaso. Hindi pwede forever na dyan ka, di ba? Dapat para sa kliyente, di ba, at the end, dapat mag-succeed ka naman. All my life, that's my... So, when I count, it's like, oh, yung project kong, let's say, presidential museum, di ba? Dapat may ending yan, di ba? So, I count only because I want those projects to be finished. And siguro naman, I hope in 1,500 days, I will be remembered for these projects that will outlive ourselves. Okay, sorry. Naubo din si Manaw. Okay, wait. Kuntingin tayo. According to the bridge that he did, diba, the roads that he, ano? As I was saying po, meron po kaming napansin na parang may attachment kayo sa cultural preservation. Dati pa, meron kayong museo sa Ilocos Norte, tapos ngayon sa Malacanang, meron kayong pinag-akakaabalahan dyan. Matagal niyo na bang tipo itong tungkol sa kultura? Before kasi, we used to do real estate development. Okay, so when you want to develop a place, first you start with a myth. Okay, so in Ilocos, inano namin yung museum kasi mayabang yung Ilocano. Ano bang buhay ng Ilocano? Yeah. Anong ginagawa nila? So yung museum... Wait lang ha, guys. Because I've been hearing people calling her bangag or lutang or something, yung mga masasamang descriptions of her. I don't see that she is. I mean, for her to be descriptive of yung mga ginagawa niya ng ganito, I think she's the opposite of bangag. Or addict, or whatever you call it. Kasi, when you listen to her, may sense naman yung sinasabi niya, and may flow. And I think sometimes, the way she talks kasi, although hindi siya kompleto yung mga sentences niya, but I think for her is, parang, if you're smart enough, you should be able to read between the lines, or you should be able to understand her
kung ano yung pinupunto niya without her fully explaining in depth kung ano yung gusto niyang sabihin. Alam mo yun, yung parang ina-explain niya dapat nakukuha mo na. Parang ganun siya magsalita eh, for me. Is you namin may weaving ganon, the fishermen, proud sila. So when people come here, malalaman nila, di ba? O ito yung Ilocano, ganyan, masipag, industrious, blah, 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 blah. And then after that, the tourism comes, the infrastructure. So may myth na tungkol, not a myth, may story na tungkol sa Ilocano. So ngayon naging first lady ako. So sabi ko, bakit ganon? Bakit yellow ka or pink or red? Mm-mm-mm. Wala naman, ano yan eh, tapos lang election. Yopo. Dapat, we have to love our country. Kawawa naman si Quezon, si Laurel, si Rojas. Yes. So nung pumunta ako sa Malacañang, nakita ko yung Presidential Museum. Sabi ko, bakit nandito? Ilang tao makapunta sa Malacañang, di ba? Mm-hmm. May PSG ka pa, may kaka... So ninagay ko yung buong museum sa labas ng Malacañang. Yopo. Okay. Yung nagtulong sa amin, conservatory from USD, the same people that did, nakapunta ka ba? Sa Ilocos. Hindi, sa Teos. Pupunta ka. Alam mo, we get 6,000 people a month. Libre to ha? Apo. So you enter, na dyan si Laurel, lahat ng presidente, kalingan, Cory, yung mga estudyante, talagang umiiyak, talagang... Mm-hmm. Mm-hmm. Talagang, how naman can you love your country, di ba? Kung hindi mo mahal yung presidente mo. Mm-mm. Isipin mo, yun lang, ganun lang kasimple. If you were red for Marcos before, if you were yellow, tapos ng election, di ba? So, tatlong museum yan. Yung una, yung Ugnayan, that's the road to Malacan. For somebody na bangag, na ganito ka-okay mag-explain, would you really think na bangag siya or whatever they try to call her? Medyo di yata ako maniniwala sa mga taong gano'n. But let's cut this muna here because medyo sumasama yung pakiramdam ko. Ina-attake ako ng allergy. But let's cut it from here na lang muna. But so far, what I can say is, from this part, up to this part of the interview, I've come to know First Lady Lisa a little bit more. I may be hearing mga comments, mga accusations against her from other content creators or other personalities na ganito siya. But from what I am seeing or from what I saw from this video, parang malayo naman. And if ever there's truth to yung mga allegations sa kanya, I mean, I would understand kasi on the level of ano yung trabaho niya and what she's trying to accomplish for the government, for the administration, and for the people. Kasi hindi naman madali yun eh. Hindi naman easy-peasy yung mga projects na yan or hindi naman parang maning-mani lang yung mag-push ka ng project for the people. So, I understand, but we'll get to the juicier part pa. I'll try soon or next time, but I have to go now because medyo sumasama yung pakilasa ko and I don't want to be pausing this video very so often. And it's been 44 minutes na rin naman, so I think that's long enough. The interview is 1 hour. You can watch that from Katunying's channel and from other vloggers as well. Halos lahat nag-reaction video na eh. Ako talaga yata yung pinakahuli na because yung iba nagkaroon na ng mga follow-up interviews or follow-up contents about
this interview and yung sila Sass or Maharlika ba or basta si Sass yung naalala kong na-mention niya, all came up with their own versions of the truth related to this video. So just watch them na lang on your free time. But as for me, that's all I can say right now. I know a little bit about her from this interview. So that's one. Yan yung pinaka main takeaway ko from this interview is also that she's also human. She's just like one of us. Laking or pinanganak na mayaman. And yet, you can see yung simplicity sa kanya, yung humility, and yung tipong trabaho lang. Yan. Yan yung mga nakita ko sa kanya from this interview. So, I guess yun lang muna, no? Sa next episode na lang yung karuktong itong video. Kasi meron akong mga na-realize on the latter part of this video. Meron akong mga na-realize about her and about the issues na naririnig ko tungkol sa kanya and tungkol kay PBBM. And tungkol sa mga sinisiwalat or kinakalat ng mga storya or issues about them. So I'll share that on the next episode. Again, if you've reached this point, I'd like to thank you for your time watching. Have a good life. Smile always. Bye-bye.